Hernando. We have Miss Gladys Hernando here. Siya yung nag-bake ng, what's this, yung red hot cacao. So, we also have here si Dayan. Say hi, Dayan. Si Sai, tsaka si Omsky. So, wala lang, parang nag-get together lang kami, making chika and everything, para i-try lang yung product. So, eto siya. So, kung makikita nyo, may mga fruits siyang kasama. So, we have like, sorry, magsasalamin ng Lola. So, meron tayong fruits, ano to? Almonds, walnut, kasoy. So, lahat dried fruits. So, what's interesting about this product pa, ma'am? Ano bang ano natin dito? Bakit nyo ginawa? Bakit nyo kinonceptualize? Malagot. So, doon ko rin nakita yung mga tanim nila na ano, kaka. Malagot. So, established na nila. Sila yung nagsukay sa Mars, M&M. M&M. So, ito din, hindi rin nalalayo yung kakao nyo since Davao din naman. Tapos yung farmers doon, kumbaga sabi na natin, same soil. Is there any particular difference ba? Well, sabi nila, iba-ibang soil na iba-iba yung lalagyan. So, interesting naman. Pero mas more than the soil, I think yung process of fermenting, of roasting, and for the chocolate, doon naman na magkakaroon, o nag-iiba-iba yung quality ng chocolate. So, ba maybe yung sabihin, kayo talaga yung from the, sabi natin, from the raw cacao? Yeah, gumagawa ko from the fermented beans from the pod. Tapos yung fermented beans, binili mo yun para maging kapag-tro, para maging tabula. Tapos kina-temper ko and then I put it in mga lapos. But sometimes, yun, it would take ilang days bago ka makagawa nito. Sometimes, I use na tabula. Hindi ako yung tabula yung pag-tabula. Okay. Para bar to bar. Kasi bean to bar. So even kahit na tabi na yung gamitin ko, ito, ganun kalaki, would take me half a day. Araw ko pa rin siya bago matapos. Kasi it's handcrafted. So, hindi ko rin siya magagawa yung madamihan kasi wala ng machine. But I call it, ano, I call it heartcrafted because more than the hand, put naman na yung taas na rin. Okay. Now, since natikman niya, Omar, ano masasabi mo? At Sir, natikman niyo eh. So, what can you say? Ay, ano yung distinct iba niyo? Ano yung distinct? Maharap. Pa naman talaga ako ng dark chocolate. Yung opinion ko. Pala man. Yung opinion ko. Oh, opinion. Hintayin niyo na lang sa vlog ko. Grabe! Let's go live! Ina-exclusive niya, ayaw niya. Secret. Secret. Ayun, help naman natin kayo. Dayan. Hello. Since gumagawa rin ako ng chocolate, gusto ko yung dark.
since good for the heart, maraming benefits. Gusto ko yung mga nilagay niyang mga dried fruits. So yung iba kasi tao ayaw ng mga fruits. So nila, mga marshmallows, mga, ang tawag doon, Rice Krispies, o yung mga tikla na ingredients pag may chocolate. Pero this one, aside from benefits, okay naman yung costume, madam. Ayun nga pala, ma'am. Kumusta sa ko? Kumusta ang ko? How much siya? Tsaka saan siya available? If in case, may gusto mag-order. Actually, yung cost niya, it's very reasonable. Kasi ako lang naman yung gumagawa nito. Tsaka yung sister ko. So, wala naman kami binabayaran ng mga tao. Wala naman kami ng mga machine na malaki. So, we keep the prices at a very minimum. Pag lang bumibili ako ng mga yun, ng kakao sa mga small farmers, hindi nga ako tumatawad sa kanila. Kasi syempre, pare-pareho lang kami yung mga farmers eh. So, kumita rin. So, pag kumita sila, kita rin ako konti. Ganun lang yung pato, hindi naman siya masyadong mahal. Saan sila pwede yung order, ma'am? Ngayon kasi, I have resellers, yung mga kakao na kanila nyo na nagbebenta nito. Yung mga nag-distribute din mga tao. But you can inquire naman dun sa social media account. Oh, which is? Ito po. Red Hat Cacao. Ito po yung Red Hat Cacao. I also have my website, redhatcacao.com. Tapos yung Instagram, redhatcacao_. So, yun nga guys. Try nyo siya. So, how many days pala ma'am pag gusto mag-order? Pwede ba gano'n? Hindi kasi for the slap. For the slap? The earliest... Ay, yeah. For the slap kasi ang release for New York next week. Ah, okay. So, I'll be back November. Okay. You cannot know. Ah, okay. Yung ano ko i-alaw mo yan. So, guys, yun. Pagbalik ni Miss Gladys, make sure mas magaling na rin siya. Kasi expert na. Kasi talagang paglalaan niyo ng panahon, pag-aaralan niyo sa New York, kung paano pa mas lalo mapapasarap itong ating red hot cacao. So, kain muna kami. Pero bakit po minsan, nagpapakay yung mga customers kung bakit mahal ang chocolate. Eh, to think, yung tableya lang mismo, yung purong tableya talaga, mahal na. So, diba? So, can you explain? kasi yan, yung tableya kasi, meron siyang cocoa mass, tsaka cocoa butter. Yun yung composition ng tableya, yung cocoa liquor na tatawag na. Diba? Pero yun din yung tableya na ginagawa ng tableya natin, diba? Yung mga na usually na bibili natin yung chocolate, wala na, cocoa mass na lang yun, wala na yung cocoa butter. Kasi magpwede mo gamitin yung cocoa butter sa ibang bagay. So, pampabeauty. So, yung cocoa mass, to compensate siguro for the lack of chocolate flavor, di ba lalagyan nilang pakrami sugar, lalagyan ng milk. Kaya pag binasa mo yung label ng chocolate bars, wala na kalagay sugar. Pag wala mo na kalagay sugar, sugar ang pinakamarami. Tapos, milk. Cocoa mass nandun na sa pangdulo niya. So, yung sabihin ilang porsyento na lang ng pang-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 pang. Pero pag nakita, wala mo yata kung dito. Ito kasi, puro siyang tableya. Nilagyan ko siya ng nuts and dried fruits. Nagdagan ko pa ng cocoa butter para mas smooth. Mas nagyan pa. So, puro-puro talaga siya. So, ayun. Kaya siya mahal. Kasi minsan kasi na-expect ng, alam mo yun, minsan sabi na, kung ang customer hindi siya sanay sa totoong, sabi natin, tableya or dark chocolate, pa sabi niya, eh, ba't yung ano, ganito lang ang presyo? Actually, ba't yung mahal ko yun? Kasi yung mga craft coffee, di ba mahal din naman? Oo. Kasi sanay ako sa 3-in-1. Isang pang-tisyo lang ko yung video niya. Pero pag naiintindihan mo yung pinanggagaling. Yung proseso ng paggawa. Ayun, okay. Yung sila mo pala yung price. Hindi pala siya mahal. Ano naman yung nakikita? 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 Ano naman yung
So ngayon na yun guys. So nalaman nyo na ngayon ang dahilan. Kung bakit minsan, mahal talaga. Diba? Ako, for one, makunat ako. Aminado ko to. Hindi ba actually makunat? Practically. Pero syempre nga, kung gusto mo nang masarap, gusto mo nang may quality, it goes. Ano may presyo siya? Yun lang. Ikaw, ano masasabi mo? Masarap.